this video, gagawa tayo ng isang simpleng dress na pambayo ang tinatawag nilang duster. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share, at pag-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Para tayo dito ang tela na may sukat na 68 by 38 inches. So, ang unang natin gawin, tapasin natin ang tela sa gusto natin haba. So, napili kong haba ng gagawin dress ay 30 inches. So, hindi ko natatabasan yung luwang niya. Okay na yan. Sukatin natin siya ng 30 inches ang haba. Tapos, guhitan natin magkabilang dulo. Simple-simple lang to guys. Diretso tapos lang yan. Pagkatapos na lang, pero masukat, tabasin natin ang magkabilang dulo. Check natin ang sukat. Ayan, 30 inches guys. 30 inches by 60 30 inches ang haba at 60 width ang lapad ng tela. So, pagkatapos nyo yun, guys. Pagkatapos nun, guys, pagkatapos natin tabasin, mag-drop tayo ng 1.5 inch, then magkahan, then make a straight line. Kasama na doon ng 1/2 inch allowance sa tupi, guys. Kaya 1.5 inch. Then, make a straight line, guys. Doon sa 1.5 inch na dinrap natin. And next, 1 inch na lang, guys. 1 inch na lang. Markahan. Then, make a straight line ulit. 9 times na 1 inch ang gawin natin straight line. 1 inch, then make a straight line ulit hanggang sa matapos natin yung 9 times na 1 inch. 9 beses tayo magguhit ng 1 inch ang distance. 1 inch, magkahan, then make a straight line ulit hanggang matapos natin yung 9 magka at straight line. Yun guys, magka, then make a straight line, magka, and make a straight line ulit hanggang matapos natin yung 9 na straight line na gagawin natin para sa dress natin gagawin. Yan, 9 times na guys. Yan. Tapos natin magulitan, tahiin natin ang magkabilang laytayan. Gagamit tayo ng roll gun press of foot. Palitan natin yung press of foot ng roll hemming foot. So, ayan guys, pinulitan natin. Sunod natin gawin, tahiin natin ang magkabilang dulo. Ayan, magkabilang dulo, ayan. Diretsong tayo lang kasi puso na siyang magtitiklop. Tahiin nyo lang yung magkabilang dulo ng tela. Ayan ang unang procedure sa paggawa ng dress na gagawin natin. Same procedure sa magkabilang laylayan. Palitan uli natin ng ordinary foot ang long hemming pressure foot na kinabit natin. So, napares natin natahi ang laylayan. So, kuha tayo ng elastic thread. Yan. I-rewind. Iikit lang natin sa rewinder. Yan. Tama lang, sakto lang, hindi natin siya hihilahin. Alalay lang ang pag-ikit, hindi natin siya babanatin.
kasi ang bobbin case na ang bobbin case na lang ang i-adjust natin para sa tamang luwang at sikit ng tapos niyan lagay na natin sa ilalim yung rewind and bobbin case at saka natin pasadahan ang tela dun sa guhit na diretso lang guys, diretso, pasada lang, same procedure hanggang matapos natin yung pinuhit natin diretsong guhit. Tapos na guys, palitan na ang kapiling natin ng elastic threads na bobbin case. So palitan natin ang ordinary simulin. Katapos niyan, i-close natin ang side, magkabilang gilid. Ayan, i-close, side-close na natin siya. Ayan. Diretsong tayo alam ko guys, hindi kayo mahirapan gumawa ng sarili niyong gusto na katapos na yung cage na natin para hindi magkumulmul. Ayan, pagkatapos ng edge na ilock natin ang mga kabilang dulo. Ayan, pati rin sa kabilang laylayan. Pasadaan lang natin ng isang beses, ilock lang natin yan. Tapos na, ayan, tapos na lang guys. Gagawa, susunod naman natin gawin ay gagawa tayo ng pang-strap niya. Ayan. Mas maganda may strap para hindi mahuhulog. Ang strap niya ay susukat lang tayo ng 5 inches by 20. 5 inches ang lapad at 20 inches ang haba. Ayan guys, guhit lang tayo ng diretso. So pa tayo ng 5 inches at 20 ang haba ang gagawin natin is strap. Tapos gupitin. Ayan, gupitin natin. Pagkatapos tapos natin sumukat lang tayo ng 28 inches para sa strap ng dress natin. Ayan, ayan, dalawang piraso, dalawang pirasong 5 inches by 20. Tapos taliin ulit natin gamit ang roll and foot. Ayan, para isang pasadahan lang. Same procedure sa isang strap niya. Tahiin natin magkabilang gilid. Pagkatapos noon, yung magkabilang dulo naman tahiin natin. Same procedure sa isang ano, para hindi siya maglimol-mol. Kailangan natin tayin ang magkabilang dulo ng strap. Tapos na, pasadahan natin siya ng
sundan ulit natin ang isang strap niya sa magkabilang dulo. Pagkatapos natin may lock yung magkabilang dulo, pasundan lang natin ang magkabilang dulo para para magkaroon ng konting shearing yung handle na yung strap na ayan. Pagkatapos natin mapasadahan ng magkabilang dulo, ikitin natin yung sinulay para magkaroon ng shearing yung strap na parang pinaka-stay ng strap yan. Parang pakukulubitin natin yung magkabilang dulo. Pagin natin siya yung shearing. Ganun ang gawin natin sa dalawang strap. Gitin ng dulo at kulubutin ng konti yung mga dulo ng strap. Pagkatapos niyan, pasadahan natin ng isa pa para mamalak natin, hindi ma lagas yung para mag-stay siya na nakashearing yung strap ng damit. Ayan guys, matapos niya inisin natin pa na matanggal ang himulmul. Pagkatapos matanggal ng himulmul, tugayin natin yung dress at magsumukat tayo ng 4.5 inches kabilaan. So mag 4.5 by 4.5, so magiging 9 inches ang distance ng strap natin ilalagay. Yan, pagkatapos niyan namarkahan na natin, ikabitan natin ang strap sa harap na parte ng dress natin. Ayan, kapit ulit natin ng isa, sundin natin yung kung saan yung marka natin nilagay. Ayan, kapit natin, tahiin, lock natin para hindi matanggal. Sunod, ikabit naman natin sa likod sa parte ng dress yung isang strap. Ayan, ayan, same procedure, ganun din sa isang strap. Ayan, ikabit natin. At tahiin, ilock natin para hindi siya matanggal agad. Ayan, tadaan! May dress na tayo. Ayan. Pagkatapos, planchain natin para maganda ang lapat ng ating dress. Matanggal ang pagkulubot ng tela. Ayan. Planchain hanggang para maganda ang lapat. Kecha, may dress na tayo. Dandalaran! Ayan, may sarili na tayong dress. Dito natin kailangan bumili.